Ayan, welcome back po sa channel natin mga boss. Dito na naman tayo, nagbabalik. Kamusta naman po ang buhay-buhay natin dyan? Sana'y nasa ayos lang ang lahat. So, ayan, meron po tayo dito ngayon 60 inches na LED Smart TV. 3D po siya, 3D TV. Ang problema po niya ay vertical lines. Pag switch on mo, ganyan po yung lumalabas. Nagkakaroon siya ng vertical bar lines. Tapos lilipat sa pandang gilid. Ayun, kung makikita nyo. Tapos babalik sa gitna. Ayan. Naging vertical bar line. So, yan po ang iti-check natin ngayon. Kung ano ang dahilan kung bakit ganyan ang lumalabas sa screen. Naka-encounter na rin ako dati ng ganitong sira. Ang problema naman ay water damage. Pinasukan ng tubig. Kasi ang sabi ng mayari, nilinis daw niya yung screen. Ginamitan ng spray, tubig na may sabon. Kaya pumasok dito, umagos yung iba. Yung sobrang patak niya, umagos. Kaya tinamaan yung PCB niya rito, yung source PCB. Dahil sa pumasok na tubig. So, malalaman natin yan sa pamamagitan ng pagsusukat ng boltahe. Kaya importante pa rin ang pagsusukat ng boltahe. Kaya bago natin umpisahan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na to, subscribe na po at hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload video. So, ayan, ito na po yung loob ng TV natin. Ang 60 inches po siya. Ang model po niya is 60LA6210. Ito po yung motherboard niya. Smart motherboard. Ito yung power supply. Ito naman po yung inverter o LED driver niya. Ito po yung linya papunta sa backlight. Ito naman po yung tikon tong natatakpan ng bakal na to. Ito po, dito po tayo magsusukat ng boltahe. Che-check natin kung kompleto yung BGL tsaka BGH nya. BGH voltage. So, tanggalin muna natin tong mga screw. Ayan, tanggal na po yung mga screw nya. Pananggalin lang muna natin tong mga nakatakip sa tikon. Ito po yung ano niya, ito yung indicator light niya, yung remote sensor. Tanggalin muna natin. So ito po yung beacon. Tanggalin muna natin 'to. Ayan. Dito po tayo magsusukat ng boltahe. Che-check po natin yung BGH nya tsaka yung BGL voltage. Dito po banda yun. So, ito po yung BGH nya. Yan. Kita ba sa camera? At ito naman po yung BGL. Ayan. Yan po yung susukatan natin. Since may sounds na panputong TV na to, dito tayo magpo-focus sa tikon. Check natin kung kumpleto yung supply. Set natin yung tester natin sa DC. Ayan. So yung negative probe natin sa body ground ng TV. So ayan, nasaksak muna natin. Ayan po, kung makikita nyo, umilaw na yung backlight nya. So, ibig sabihin, nag-switch on na yung TV natin. Ngayon, susukatan natin yung BGH voltage nya. Kailangan may masukat tayo ritong 28 to 30 volts. So ayan, meron nga po siya, pero 8 volts lang. Bagsak siya. Hindi po normal yan sa boltahe ng BGH, masyadong mababa.
tingnan naman natin yung BGL. Kailangan may makuha tayong negative 5 o up to negative 7. So ayan, meron po siya negative 5.9, equivalent na yan ng negative 6. So normal po yung BGL. Ayan, itong BGL lang po ang bagsak. Hindi po normal yan, kailangan nasa 28 volts. So try po natin ihang tong FFC cable na to, tong dalawa, kung tsaka natin sukatan ulit. So ihang muna natin to. Ngayon sukatan natin ulit. Kung mag normal yung bultahe niya, ibig sabihin may problema yung panel. So check natin ulit. So, ganun pa rin, 8.5 pa rin. Ayan, bagsak pa rin siya. So ito naman po yung hang natin. Tanggalin natin. Saksak natin ulit. Ganun pa rin, bagsak pa rin. Pero itong BGL niya, normal naman siya. Ayan. Nakahang na parehas tong FFC cable niya, pero ganun pa rin. So ibig sabihin, may problema na po tong IC na to. Tong DC to DC IC na to. Dito sa IC na to, diyan po nang gagaling yung bultahe ng BGH tsaka itong BGL. Kaya kung may pamalit kayong IC or na kaya namang palitan, pwede naman po. Normal naman siya, hindi naman siya umiinip. Kaya lang, bagsak nga lang talaga yung lumalabas na supply. 8 volts lang instead na 28 volts. Ito po, kumuha tayo ng bagong pamalit na tikon. Palitan muna natin itong tikon niya. So ayan, tanggal na po. Lagay natin itong bagong tikon natin. Sukatan lang po muna natin ng boltahe ng nakahang tong dalawang FFC cable. Ito lang muna yung ilagay natin, sabit natin tong dalawang LVDS cable na to. DC pa rin po yung settings natin. Ayan. Ayan, nag-switch on na po siya. So, check natin ulit yung BGH. Ayan. So, ayan, 28 volts po. Nag-normal siya. Ayan po yung normal, 28 volts. So, ito naman, BGL. Ayan, negative 5.9. So normal na po parehas, kanina bagsak tong 28 volts. 8 volts lang kanina sa isang picon. So kabit naman po natin ngayon tong dalawang FFC cable tsaka saka natin sukatan ulit. Titingnan natin kung hindi magbabago yung bultahe. Kasi once na kinabit natin to, tapos bumagsak yung bultahe, yung masusukat nating boltahe, ibig sabihin may problema tong panel niya. Shorted yung panel. Check natin. So ayan, normal po siya. Hindi po siya nag-drop. Check natin yung BGL.
Ayan, normal na po parehas. So hindi po nag-drop yung voltage. So ibig sabihin, wala pong short yung panel natin. So tingnan natin kung may picture na. Ayan, may picture na nga siya. So tikon lang po ang problema. Ayan. So saglit, parang may problema pa yung panel niya, yung screen niya. Ito po may guhit-guhit, may vertical line siya. Ito, may problema pa yung screen niya. Itong ganitong klaseng lines, vertical lines, yung maninipis, mahirap na po solusyonan yan. Mahirap na gawan ng paraan. Kailangan na po ng bonding machine para maayos tong ganitong problema. So wala na tayong magagawa dyan. Nangangailangan na yan ng cork bonding machine. Kung may palabas na yan o picture na, hindi naman na masyado nakakaabala siguro kasi nasa gilid naman. Kaya try natin lagyan ng ano, try natin lagyan ng input. So ayan, kung sa gitna siguro maaari pa makakabala, pero nasa gilid. Saka pag dark ano siya, pag dark background, hindi mo siya masyadong makita, hindi siya masyadong visible. Pero pag bright or white background, yan, halatado siya. So yun lamang po. Sana'y nakatulong sa inyo ang video na to. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po at pakit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload video. Bago po natin tapusin tong video na to, shoutout po muna kay Sir John Cabinta Philippines Channel, kay Aki Sai RM, Renante Sino, Ivan Repair Shop from Lopez Quezon, Trick Tech, Pipoy A from Quezon City, Eduardo Miranda, Joel Capistrano Caho from Taguig, at kay Sir Dennis Gisulga ng Riyadh, QSA. Shoutout sa inyong lahat mga boss. At sa lahat po ng subscribers sa channel na to, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. God bless po sa inyong lahat.